bill payments, travel and tours, remittance, pasok lahat, 24/7, open, no boss, convenient, time freedom, at lifetime benefits, yeah. Business now as we bring our services to your home. Be one of us. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa gamandako ng mundo. Magandang babae po itong kasama ko. Grabe, at magandang lalaki din po itong katabi ko. Ako pala po si Pading Eric po at kasama natin dito si Miss Salen GC. GC is gift certificate. Mga kaibigan, excited na po ba kayo? Super excited! Actually, yung GC sir, gifted with charm po yun. Negative, dapat po tayo laging masaya dito. Yes. Dahil today po, grabe, ang ating pong event ngayon ay sobrang exciting. Actually, kanina pa sila nagtanong na kung anong oras tayo mag-start. Actually, 11 pa lang, nagkita-kita na kami. Kasi excited din po yung mga ating PDE Wellness Circle po, na kung saan po mamaya, sila po ay may magandang ibabahagi sa inyo. Tama yan, Paddy Eric, no? So, syempre, start natin sa pag-greet
ng ating mga unified na members and leaders, yes, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello! And sa buong mundo, nasaan ka man, no? Hello! Nandito po ang ating PDE Circle at ang ating sa Unified. Alright, Miss GC. Medyo tigasan mo yung, hindi, paddy. Paddy, medyo matigas. Kasi pag paddy, parang malambot. Paddy, kasi uragon from Bicol, lahat na matigas. Paddy, ito yung mga kumakain ng sili. Ready na ba kayo? So, kinakamusta natin ang mga leader natin, mga grand appliance po ng iba-ibang team. Miss GC? Yes, siyempre, kailangan natin i-mention yung ating mga teams dito, ang ating Team Unified, syempre ang ating Team AXN. Yes. Kaway-kaway naman dyan. Shout out to all the Team shout ASM out there, Luzon, Visayas, and Mindanao, and worldwide. Hello. At meron din po tayong team. Team Synergy. Yeah. Hello mga hello, Team hello. Synergy. Pa-shout out daw sila, diba? Luzon, Visayas, and Mindanao, and sa yung buong universe. Universe, yeah. Meron pa din tayong team. Yung mga iba pang team natin, yung Team Spartans, Team Titans, diba? Yeah, hello, shout out sa ating mga Team Spartans and Team Titans. Good morning to everyone. Grabe, actually ngayon, ang dami nga nag-aabang kasi actually, dapat ngayon ay product demo tayo. Mm-hmm. Pero ngayon, very special ang ating event dahil ngayon po ay at ating PDE Summit. Ano ba ang nakakapalaman sa ating PDE Summit? Ano ba mga kakaabang-abangan nila, Miss Rosaline? Ayan, kung syempre maaalala natin yung ating first online PDE Summit. Yes. Grabe, naging impact po talaga noon. Just imagine, ang diniscuss po natin noon with our doctoral Lynette Pagatpatan, ang ating Millionaires Club member and PDE Circle, ang diniscuss niya noon ay yung about dun sa talaga ngayon na sitwasyon, yung pandemic. Yung COVID. Yes, sa COVID, yung COVID-19. Sa ngayon po, ano yung topic natin ngayon na pag-aabang-abangan ng ating mga taga-subaybay? Ayan, sobrang kailangan natin ito, no? Very informative ang ating PDE Summit ngayon kasi kung matatanong man nila, di ba, ano nga ba itong PDE Summit na event, yes, natin? Actually, itong PDE Summit natin, unlike the regular na mga PDE, no? Ito po ay pinagsama-sama or ito po yung meeting of all leaders, yes, when it comes to health. So, lahat ng PDE speakers po natin dito and most of them, no, mga health experts and professionals. Yes. Saka mamaya po matutuhayan natin at sila mismo po ginagamit nila itong mga produkto, ano yung nabigay sa kanila na benefits sa ating mga Unified Wellness Circle natin. So, mga kaibigan, no, meron din aside sa ating sa summit natin, meron din tayong mga promos na abangan natin. So pag ikaw po naka-tune in ka ngayon at nag-comment ka sa atin, no, sa live, may chance ka po manalo mamaya. May mga promos po kami. Tulad ng, so don't forget po ha, ngayon pa lang, no, kaka-start pa lang po natin, we already have 156 viewers. So don't forget to share kasi may promo tayo ngayon. Kapag share niyo po itong live feed natin, you will have a chance to win load po. Walang iba po ang sponsor po natin dyan, syempre si Press Manny and our VP Pogi Jelly Diaz. And ang gusto niyan, yung ating produkto na nakapromo just for today, mga kaibigan, meron tayong buy one take one na acai berry at buy one take one na soju mascoy. Pero lahat po yan ay suggested regular price with free shipping. Sorry ah, Ilocano kasi. Ano kasi sa amin kasi, yung paddy, hindi sabihin pare, yung paddy pa. But anyway, no, yan. Pwede na rin. Ito po yung mga promo na kakaabangan ngayon. Yes. Actually, hindi pa nag-start yung ating PDE Summit. Actually, marami nang nag-order. Ang dami-dami buhos na po ang order. Kaya maximize the promo. Buy one, take one tayo, acai berry. And buy one, take one, ang ating absorbency. Saan ba daw sila pwede mag-order? Yan. Ang good question at ang good answer. Basta search nyo po sa Facebook ang ating official page, acai berry and absorbency. Doon po tayo mag-place ng order. Okay, and okay, also today, sa ating live feed, pwede rin po kayong i-comment nyo yung inyong mga orders. At i-share. Meron pong mag-take ng ating mga orders today. Actually, hanggang 5 PM lang yan, pero dahil napakabait po ng ating Vice President, yan, extend po natin ang pag-order, ang ordering up to 5:05. Yan, 5:05. Eh, tapos na rin. Ay, tapos na rin. So, grabe. Excited tayo. Kasi po, 7 PM?
hindi. Abutin natin siguro ng mga 6:30. Ayan, so 6:30 po, ha? So, habol-habol your pa. Your orders, no? Keep orderly until 6:30 p.m. Buy one, take one, acai berry, and absorbency. Free shipping po yan and COD. At meron po kong ipapaalala, no? Sa mga non-members po, di ba? Pwede siya COD. Pero pag member kayo, meron po tayong tinatawag na i-deduct po natin sa e-cash nyo. Okay. Kasi where's doon sa ating promo na SRP, no? So i-deduct siya. And expect po pag na-deduct 'yan at i-deliver po 'yan sa bahay niyo, 'di ba? Free shipping po 'yan. Yes, at ito alright? Pa. Sobrang excited din nila dahil po yung mga talaga namang, 'di ba? Malalakas sa products. Yo. Oh. Ito ang time ninyo to maximize na bumili talaga ng mga products na natin. Bakit ka mo? Pwede pa humabol? Oo, pwede, yes. Pwede pa. So ito po, meron tayong one-day promo, no? Highest purchase of the day. Ayan. So minimum po ng 10,000 pag ikaw po ang pinaka-highest purchaser. Meron kang tangible products. Meron kang 5,000 worth of So yan po ay 3 winners, Luzon, Visayas, and Mindanao. So purchase na po kayo. Alright. So bago tayo masyado humawa, Miss Salen, ready na ba yung ating first sharer, no? Yung mag-start ng ating summit? Yes, actually, no, sabi ko nga kung last time, sir, about COVID, yung virus yung ating pinag-usapan at ang ating special presentation from Dr. Lynette. Mm-hmm. This time po, ito, alam naman natin, di ba? Isa pa rin po ang cancer, mm-hmm. di ba? Sa pinaka isang reason ng mortality mm-hmm. worldwide, sa buong mundo. Actually, yung alam naman natin na lahat tayo may cancer cell, no? Hindi lang kasi natin alam kung kailan siya mag-activate, di ba? Yes. So, kaya maraming fatalities kasi pag tinamaan yung major organ ng katawan natin, di ba? So, cancer cell is the abnormal growth of cells. So, ano ba yung mga paboritong pagkain niya para kung gusto mo magka-cancer, ang mga kainin mo, yung mga junk food, di ba? Mga matatamis, di ba? Matataba na pagkain, di ba? Foods, yes. Mga asilikot. Ang unhealthy foods, kumbaga. Sure yan, yes. Magkakaroon kayo ng cancer. Yan. Yeah, mag-activate siya, di ba? Nakakatakot yes. naman yun. And did you know, even in the Philippines, sir, yeah. 189 Filipinos out of 100,000 na Filipino merong cancer. Paano ba yung maiwasan? Yun yeah. po yung pag-uusapan nating mamaya. Kaya wag po kayo na alis para mas maintain. How to prevent po. Napakaswerte yes. po nila. Kasi ngayon po, ay magpe-present po a special presentation from our in-house doctor, our Millionaires Club yeah. member, our consistent top earner. Even services and even products, top earner po natin itong magdi-discuss. And of course, isa din po siyang health expert. Okay. Ang maganda pa dito, Ms. Salen, no? Kung dito, tuturuan ka paano maiwasan yung cancer, di ba? Sa health. Ang malapit niyan, pag ginamit mo yung produkto natin, pwede ding malunasan yung mga cancer sa bulsa. Totoo yan. Pwede kang mamaya kumita. Po, mamaya i-discuss po natin yan kung paano po natin maiiwasan hindi lang yung mga cancer cells, kundi yung cancer sa bulsa. Yes. So, huwag na natin patagalin, sir. Yes. Without further ado, grabe, excited na tayo. Mm-hmm. No? So, don't forget, share na po. Ito pong presentation, very informative. Pwede pa kayong manalo ng load. So, share the live feed now. Okay? Makikita po namin yung mga sharer badge ninyo. Kaya, pwede po, you can qualify for our raffle promo later for load. Ayan. Yes. So, eto na. Uulitin ko. Yon. Millionaires Club member. Yep. PDE Circle. Mm-hmm. Consistent top earner. Yep. Walang iba, our in-house doctor, Doctora Lynette Pagatpatan. Good morning, Unify. This is Doctora Lynette Pagatpatan. I'm a medical doctor by profession and also specializing in family medicine. I'm also a member of Unified Products and Services. Ayan. So, ngayon, okay lang ba? Welcome to our Health and Wellness Forum. Thank you for joining us. And ngayon, pag-usapan natin, hindi kitaan, kundi kalusugan. So, anong pag-usapan natin? Yung kinakatakutan ng karamihan na sakit, yung tinatawag natin cancer. So, ngayon, ano nga ba talaga tong cancer na to? Cancer po is defined as an uncontrollable growth of cells. Ayan. Ano ba itong cells? Ito, tubo sila ng tubo, tubo ng tubo, hanggang mag-form po sila ng tumor. So, kadalasan tinatanong din sa amin, lahat po ba ng bukol or tumor ay cancerous or benign? So, pag benign, hindi siya cancerous, no? So, benign or malignant ang tawag natin, no?
So, paano pa malalaman kung benign? Kasi po, pag benign growth po, ibig sabihin na nakafocus lang siya dun sa area kung saan siya tumutubo. For example, pag sa fat cells lang, sa isang area lang, hindi po siya katulad ng cancer na lumilipat po or pati yung katabing tissue or cells or organ ay naapektuhan po nila. Okay? So, yun pong kaibahan ng cancerous growth at benign growth. So, itong cancer cells, meron po silang characteristic. Ano po ang characteristic nila? Napaka, ano po nila, aggressive po na cells. Bakit po? Sila po ay, ayaw nila, they resist apoptosis or death. Ayaw nilang mamatay. Tubo lang sila. Gusto dumadami ng dumadami. At sa kakadami nila, gusto pa nila, sila para silang parasite, gusto nila lahat ng pagkain sa kanila lang po. So, kaya po sila, nagpo-produce po sila ng sarili lang blood vessels na system, para mahigo po na lahat ng nutrients into their side. Hindi na po sa ibang sa body organs, ayon lang mag-share sa kanila lang po. So, yun po ang characteristic ng ating cancer cell. So, ngayon pag-usapan na natin is, ano ba yung types of cancer cell? Okay lang ba? Pag-usapan natin. Bawat, ano po, may iba-iba po silang terminology kung saan po nakalocate yung cancer cell. Number one po is our carcinoma. Ito naman po ang mga cancer located sa epithelial cells of the body, ayan. So, ang epithelial cells of the body tulad ng lungs, ng breast, ng colon, ng skin, at saka ng ating prostate. Ayan. So, ayan po yung tinatawag na carcinoma. So, pag sinabi naman sa sarcoma, ito naman po ay cancer po ng connective tissues ng body like bone, cartilage, ayan, blood vessels, fat, and muscles. And next would be our myeloma. Ito naman are cells, are cancer of the plasma cells of the bone marrow. Ayan, tulad ng multiple myeloma. Kasi meron po isa po galing from the bone marrow. Ito po yung leukemia. Ito naman po are sa blood cells naman ng ating bone marrow. So, pag ikaw po kasi, pag ano, for FYI lang po, yung mga blood cells po kasi natin is produced in our bone marrows. Kaya pag ikaw po ay merong leukemia, talagang require ang bone marrow biopsy. Next would be lymphoma. Ito naman po yung mga cancer po located sa immune cells natin, immune system natin. Ayan. Tama, kulani natin. Next would be is bakit ba tayo, what causes cancer? And why do we get cancer? And who are at risk of getting cancer, di ba? Number one cause pala talaga of cancer is gene mutation or tinatawag natin genetics ano or hereditary or namamana. Ano po, ang genes po talaga natin, may sarili po yung ano, or tinatawag na pattern. Ito po yung na-destroy pag na-expose po siya sa harmful na ano, like sa radiation or chemical or liquid or chemicals po talaga, pwede mag-change yung sequence ng ating genes. Kaya nagkakos ng mutation, pwede po mag-instead ay utos na stop, ay nagko-continue yung growth. At ito po ay namamana. Kaya pag tinanong kay doktor, meron ba kayo sa family history na merong cancer, most probably you are at risk of getting cancer. Number two po is food. Ayan. So, sa mga kinakain natin, this would also lead to cancers. Ano po yung mga food dapat natin iwasan or dapat ilimit? Hindi ko naman sabing huwag kainin. Ito po yung mga fast food, di ba? Yung mga rich in polyunsaturated fatty acids at saka syempre yung mga matatamis, di ba? Cakes, hindi ko sinabing huwag kainin, pero as much as possible, iwasan or limit natin yung kain ng mga ganitong pagkain, okay? So, ano pa kasi favorite na food ng cancer din is also sugar, okay? So, ano pa ba? So, pag ikaw hindi ka rin mahilig, sabi no to vegetable and fruits, ikaw din at risk of getting colorectal cancers din. So, yung mga ano, pag hindi kumakain, wala kasing tagalinis ng ating butuka, so, talagang at risk ka rin to get cancer po. Next would be lifestyle. So, ikaw yung tipong naninigarilyo, umiinom. Diba? Yung paninigarilyo talaga, no talaga. Kasi number one po, masama po talaga for our lungs. It can cause lung cancer. At alam nyo ba, hindi lang naman ikaw naninigarilyo ang nagkakaroon ng cancer, pati yung katabi mo, yung asawa mo, yung anak mo, nakasama mo sa bahay kung saan ka naninigarilyo na hindi ka umiiwas, sila din yung second-hand smoke is more harmful than the first-hand smoke coming from the cigarette. Ayan, yung drinking naman, some would say that alcohol is good also for the health, but wag lang pong sobra-sobra kasi magdadamage din po yung ating liver. Ayan. Siyempre, sa mga, ano po talaga, pag may bisyo talaga, may smoking, mas minsan may kasama din po
anan, mga chicks, no? So, meron tayong mga sexual encounters. Okay lang naman po yun. Kung ano, basta ano lang po, protected lang po yating mga sexual encounters for to prevent infection din po. Less under sa lifestyle po is yung insomnia, yung kulang sa tulog, no? Sinong at risk dito? Siyempre, yung napag na-change yung ano mo talaga, sleeping habits, lalo ng mga tulad ng mga ating mga call center agents, pag rin talaga, they are putting themselves at risk of cancer. Talagang sa atin doon, mo, patutulog na lang, nadudutbut ba sa cellphone, di ba? Sino yan? Sino natamaan? Hindi ikaw, yung katabi mo, di ba? Or baka ikaw talaga, di ba? Next would be, if you are sedentary, wala kang exercise, tulad niyan, instead na running through the, ano, no, yung treadmill, ikaw na kayo po, natutulog sa treadmill. So, do exercise po, hindi naman ka lang everyday. Sabi nga, required is at least 30 minutes a day to do exercise. Ayan. Next would be is stress, di ba? Kung may problema ka, kung wala namang solusyon yung problema mo, huwag mo nang isipin. Kasi stress can lead into production of our tinatawag na fight or flight hormones, tinatawag na norepinephrine. Ito ang norepinephrine can stimulate cancer cell growth na, which is, di ba, yun ang ating description sa cancer, uncontrollable growth of cells. So, na mapopromote, enhance pa niya ang growth of cancer. Next would be infection. So, pag ikaw, sabi ko nga, unprotected sex, no? So, for example, ano ang common ito? Sa mga kababaihan ngayon, uso ngayon yung tinatawag na vaccination sa wart virus, di ba? Yung human papilloma virus, ayan. So, kasi po, usually na ipukuha po ito sa sexual encounter. So, lalo na nirecommend talaga ito, isa sa mga required po na vaccination for mga sexually active na teens na po talaga, inaano po talaga, ina-advise na they go into, ano, they get their vaccination. Next would be our hepatitis B or C. So, ito rin, nakukuha din natin from sexual encounters din po. And it could lead to liver cancer. Meron din tayo yung T-cell lymphoma, T-cell leukemia virus, ayan, can lead to leukemia. And then, meron tayo isang bacteria na related din to cancer. Ito yung ating Helicobacter pylori na bacteria. Related po siya sa gastric ulcer that eventually will lead into gastric carcinoma. So, ano pa ba ibang causes of cancer? Environmental causes. Number one po is radiation. So, may tinatawag na ionizing and non-ionizing radiation. Isa po sa ionizing radiation is our X-ray exposure. Ayan, pag nagpapa-X-ray po tayo, hindi naman masama pag paminsan-minsan, pero pag madalas, you're putting yourself at risk. Hindi lang ikaw, pati yung kumukuha ng X-ray, di ba? Kaya po, di ba, sa X-ray room, merong barriers talaga. Sinasabi to, caution, do not enter pag habang may in-X-ray. Kasi pag ikaw talaga, hindi ka naman protected, pwede kang magkakaroon ng, you are putting yourself at exposure to cancer then. Next would be, yung sino pa ba yung ano doon at risk of getting ano rin a harmful ano pag merong matatamaan sa radiation is yung mga baby, lalo na sa pregnant woman, bawal po talaga sila magpa-X-ray unless needed po talaga, di ba? And next would be yung sa sun exposure, yung overexposure to the sun, lalo na pag ito fair skin or maputi ka tulad ng ating mga western kapatid, di ba? Yung mga Americans, Europeans, di ba? Napuputi sila. So, they're at risk talaga of getting cancer. Sila pa naman yung mahiling magpatan. Hindi na alam na pag nagpapatan sila, they're exposing themselves to cancer po, no? So, tayo naman ang mga morena, mga Filipino na tulad ko, na morena. So, tayo naman, you are protected. Bakit po? So, napapansin mo pa nagpapaaraw ka, hindi ka po namumula. Di ba? Gusto mo namumula. Pero okay lang kasi hindi ka mawasa-sunburn. Lalo kang umiitim. So, okay lang po yun. Katis, that is your natural way, no, yung body mo to protect yourself from cancer. Nagpuproduce po tayo ng melanin. Kaya po tayo, no, pag ikaw maputi, iwasan po talaga ang cancer. Ay, yung cancer, yung ano, yung excessive exposure to sunlight and maggamit po ng sunscreen. Ayan po. So, ayan po. Tapos, what is the best, na what is the worst time to go out? Na habang lalo na pag masikat yung todo yung sikat na araw, yung between 10 a.m. to 3 p.m. wag po kayong lumabas kung wala kayong hindi kayo covered, hindi kayo naka-jacket, hindi kayo nakapayong, hindi kayo nag-sunscreen. So wag po kayong lumabas pag hindi naman kailangan sa mga ganong panahon, okay? Oras, di ba? Next would be sa environmental causes po natin is yung pag meron ka, di ba, na paano electric lines, yung mga electricity line, distribution lines, yung malalaki talaga, hindi naman yung sa Meralco, yung isa talaga yung distribution line yung malaki. Pag yung bahay mo located dyan, you're also at risk of developing cancer. If you watch the movie Erin Brockovich po, yung pinaglaban nila, kasi may isang yung bahay nila po, na andun po sa ilalim ng electric distribution line,
So yung anak niya nagkaroon po ng lymphoma. Ayan po. And then there are several studies that prove na it is related also to the at risk of putting yourself at risk to cancer po. Yung mga electric lines, yung radiation coming from those electric lines po na yun. So next would be, ano pag radiation? Yung radiation coming from our cellphone. Diba kaya yung cellphone natin, pag bumibili tayo, may kasama po siyang ano? Earphones, diba? At usually, yung ating cellphone din, nilag na sa mga Android, is equipped na rin ng, anong talaga siya? Nagiging meron siyang loudspeaker. Loudspeaker nyo na lang. Kung wala naman nakikinig iba, kung nasa kwarto ka lang, loudspeaker nyo lang, put it near your ears. Kasi pag napapansin nyo, may init. Pati yung tenga nyo, napapansin yung init din, diba? So, avoid na lang po. Kasi our brain is very susceptible to ano, to changes, to cancer, to radiation din po. And yeah, next would be pollution po, yung ating air pollution, diba? Yung mga exhaust coming from the factories, and of course from the cars. Kaya diba may law na ngayon talaga na pinapasa na unleaded gas only. Kasi lead has been known to cause cancer din. Ayan. So next would be water pollution, diba? Yung mga basurang tinatapon sa atin, yun din nagko-cause sa atin na bumabalik din sa atin in a bad way. Kasi yung naiinom natin sa tubig, hindi na malinis, may contaminants na. Tulad ng chlorine, diba? Chlorine is used also to clean our water. Pero ano nangyayari sa chlorine? Chlorine, pag sobrang dami din, it can possibly, ano din siya, isa sa risk factor of contracting cancer din. Next would be, ayan, so what are the common cancers, no? We have breast cancer, ayan, lung cancer, meron tayong prostate cancer sa lalakalitihan, colorectal cancer, ayan, yung ating liver cancer, at ovarian cancer sa babaihan ulit, at pancreatic cancer. Ayan. So, ano ba mga simptoma ng cancer? What are the symptoms of cancer? Number one is fever. Di ba kasi parang inflammatory kasi reaction tong cancer pag dumadami, kaya tumataas talaga ang ating temperature, it will show as a sign as fever talaga. Next would be, tinatawag nating pain. Pag may naipit na ugat, it will cause pain, lalo na sa ulo natin kasi yung ulo natin, bungo natin is ano talaga fixed na, hindi na yan lumalaki nung, tulad nung bata, hindi na tayo pwede mag-hydrocephalus. Kaya pag may lumalaki na bukol, umiipit talaga sa mga brain, kaya ang sakit po talaga, no? Next would be fatigue, yung sobrang pagod na pagod ka, wala ka namang ginagawa. Ayan, iba naman yung pagod natin ngayon dahil sa COVID, natin ginagawa, ibang pagod naman sa utak naman. Ito talaga, pagod na madali kang mapagod, ayan. Next would be skin changes. Sabi ko nga kanina, pag overexposure to sunlight, lalo na sa mga mabubuti, pag biglang dumami yung mga nunal mo, i-check mo yung isa-isa yung nunal mo. Baka may mga changes din dun sa nunal mo, lalo na sa edges. Kasi nag-iiba yung color, hindi na siya itim, tapos lumalaki, at lalo na pag dumudugo. Ayan. Lalo na pag yung meron kang sugat din na hindi humihilom, pa-check nyo na po yan. Baka that's one sign of skin cancer. Next would be yung sudden weight loss. Sabi ko nga kanina sa inyo, yung ating mga cancer cells very aggressive. Hinihigop nila lahat ng nutrient. Kaya talagang papayat ka na hindi ka naman nagpapayat, kumakain ka naman. Bakit biglang pumapayat kasi impayat na payat talaga? Hindi naman diabetes din. Next would be tumor growth. Diba? Bigla ka nagkakaroon ng mga bukol-bukol sa mga different part ng body mo. Magbigla ka na may bukol, pa-check mo talaga. Ayan. Next would be dysphagia, yung tinatawag na mahirapan ka, lumunok. Ayan, most probably may bumabara, or talaga, kaya papacheck up mo rin yan, ano? Hindi dahil natinik ka, or may nalunok ka na something, pero talagang mahirapan ka, lumunok. Okay, next would be difficulty in urination, lalo na sa mga kalalakihan. Example, sinabi ko isa sa mga, ano, no, most common cancer is prostate cancer. Kasi bakit po yung ating urethra po yung daan ng daluyan ng wiwi po ng mga lalaki is, nandun po yung sa gitna noon sa dalawang lobe ng ating prostate. So habang lumalaki yung prostate, naiipit po yun, kaya wala na pong daluyan. So nahirapan ka talaga magbiwi. Next would be constipation, lalo na sa mga hindi mahilig kumain ng gulay. Ayan, so walang nagbawalis. So naiipon yung mga dumi sa ating tiyan. So talagang tas hindi ka pa nag-uo ka agad. So talagang constipated ka, hirap pong mag-uo. Ayan, isa po yan sa signs, na possible signs na baka may cancer ka sa bituka. Next would be persistent coughing. Yung wala ka naman, wala ka namang infection, or wala ka namang allergy, or basta hindi ka naman smoker, bigla ka lang ubo ng ubo, pa-check na rin po yung ubo na yon, okay? Next, after sa ubo, syempre nahirapan huminga. This is common, no? Lalo na sa may leukemia. Kasi po, bakit? Yung blood cells po natin kasi,
is siya po yung red blood cells nato, siya po yung nagdadala ng oxygen sa katawan natin sa different parts of our body. So pag kulang ka ng red blood cells tulad ng mga leukemic, no, anemic sila kasi mas marami yung white blood cells, so talagang wala na po nagdadala ng oxygen. So kaya talaga ang symptoms is shortness of breath. Next would be chest pain. So anong kaiba ng chest pain? Chest pain ng heart attack at chest pain ng iba. Ito naman, any kind of chest pain. Pero yung chest pain talaga pag coronary heart disease is yung parang nadagdanan ka ng hollow block sa chest mo at ito yung nagraradiate hanggang sa left arm mo. Yun naman po ang coronary heart disease or yung ating heart attack. So next would be is unexplained bleeding po. Hindi lang po sa nose, di ba? Bigla ka nalang nag-bleed, no? Lalo na sa may sugat ka, hindi na humihilom, dugo lang ng dugo. At, for example, possible leukemia yon. At syempre, pag sa mga kababaihan, hindi po humihinto yung regla mo. Dapat 3 to 5 days lang sa'yo humahaba at marami pa. Pacheck na po yan. And then, lalo na pag sa pag-uo mo, meron ding lumalabas na dugo, possibly na rectal cancer yan, or baka hemorrhoids lang, pacheck din. And then, pag meron pag-uo mo, ang uo mo ay kulay itim, hindi ka naman kumain ng pusin. Ayan, possible din na may upper gastric and bleeding ka rin po. Ayan. Next would be, So, how do we treat cancer? Diba? Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo kanina, ito yung iniiwasan natin bakit po at kinakatakutan kasi napakamahal po. Karamihan po dito, pag may cancer talaga, nauubos yung mga pera. So, talaga, ang ano natin is, sa cancer natin is, surgery number one, di ba? Napakamahal po magpa-opera ngayon. So, dito rin po sa pag-o-opera, dito po rin namin nag-grade yung cancer, di ba? Kasi pagtanggal ng tumor po or bukol, ang nangyayari po, ang ginagawa po namin is dinegrade, sin-stage namin yung cancer kung gano'ng kalala. So, paano po na sin-stage? Yung tawag namin na TNM. So, ang TNM po, yung sabi ng T is tumor, gano'ng nakalaki yung tumor, di ba? And M is lymph node, gano'ng kadaming kulani ang nahawa na ng ating cancer cells, di ba? Ayan, paano magagamutin natin yung cancer? Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Ito yung pinakinatatakutan, ayan. At iniiwasan na sakit kasi bakit po mahal po magpagamot ng cancer? Bakit po? Surgery, di ba? Ang mahal po magpa-opera, di ba? Kaya yung iba, pinagliliban, di ba? So, dito rin po namin, sa surgery po, nalalaman kung gano'ng nakalala yung cancer mo. Tinatawag namin staging of cancer. So, paano ba namin nalalaman sa staging? Ano ba yung staging? So, number one po, may tinatawag kami TNM. Ano yung TNM? T stands for tumor. Gano'ng nakalaki yung tumor. Usually, yung tumor to pag kinuha po, binabiopsy po niyan, tinitingnan sa microscope, anong kasing cell meron, kaya po nadadiagnose ng specific type of cancer cell meron kayo. And then, number two is yung N, is lymph node. Ano yung lymph node? Gano'ng kadami pong kulani ang naapektuhan na po ng cancer na to. So, binibilang po yan at tinatanggal din po yan sa paligid ng tumor kung saan po siya tumutubo. Next would be, M is metastasis. Gano'n na po kadaming organ ang transfer yung cancer. So, usually like breast cancer, usually ang ano is lungs. Ayan, minsan po hanggang sa brain. So, minsan multiple organ na po na metastasis. Minsan, pag nakita na namin multiple organ, kaya minsan yung iba talaga pinapauwi na, sinasabing stage for cancer na po talaga. Next would be chemotherapy. Itong chemotherapy naman po, mahal din po. Marami po ako nakilala na pumipila po talaga sa PCSO kasi napakamahal po to nitong mga gamot na to. Hindi lang siya basta mahal. Double-edged sword pa siya. Ibig sabihin nun, pwede siyang napatay niya yung cancer cell mo at syempre pati yung nadamay na rin yung normal cells mo. Kaya, minsan isa din po siya sa cost kung bakit na lalong lumalala yung cancer. And then, of course, we have radiation din. So, minsan naman ginagawa ito in combination kasi yung radiation po can shrink the tumor. Kung ayaw naman magpo-opera, pwede po mag-shrink ng tumor. Hindi naman possible na operahan yung cancer. So, radiation at nakakontrol din niya yung pain ng cancer. Ayan. So, dito naman tayo. Anong gusto niyo? Prevention or cure? Diba sa nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure? Prevention is better than cure, diba? Sinasabi, naririnig natin kasi bakit napakamahal talaga maggamutan, diba? Kaya iniiwasan natin. So, paano ba natin maiwasan yung mahal na gamutan? Siyempre, i-prevent natin. So, paano natin ma-prevent?
Siyempre, iwasan natin, change our lifestyle and diet, di ba? Iwasan natin yung mga bawal kanina na sinabi ko, di ba? As much as possible, change our diet, eat more fruits and vegetables, di ba? And then, if you're smoking, stop smoking na po talaga. If ever, if you can, try to stop smoking. And then, drinking naman, limit na lang po para hindi po lumalala. And then, also, take exercise, di ba? Mag-exercise po kaya 30, at least 30 minutes a day, ayan. Kahit anong exercise gawin mo, kahit pag walking, walking is the best exercise. Kung wala ka naman, hindi mo kailangan ng gadget, maglakad-lakad ka na lang. Ayan. And of course, take yung supplements. So, dito po, inintroduce ko po sa inyo yung aming supplements ng Unified Products and Services. So, makakatulong po to sa pangangatawan nyo para ma-prevent po natin ang cancer. So, ano yung una kong i-recommend? Yung aming detox. Kasi sabi nga natin, saan ba na-absorb yung ating mga kinakain? Diba sa bituka? So, una natin linisin muna yung ating bituka. So, paano po yun? Inamtan ng detox. Kasi ano pang laman ng detox natin na to? Ang detox po natin, meron tayong soluble and soluble fiber. Ayan, meron ditong probiotic at prebiotic. At meron ditong mga iba pang mga nutrients na nandyan na makatulong. Masarap ba? Yes, kasi po, guyabano mango flavored po yan. So, paano ba natin inumin? Ayan. So, inumin natin, meron po yan kasing 10 sachet po sa isang box, no? So, ano po yung nan? So, inumin niyo po 2 sachet for the next 4 days before bedtime. And then, 1 sachet for the next 3 days. So, 10 lang po. Hindi nyo man kailangan uminom everyday. Ayan, inumin niyo lang po siya at least once a month. So, 1 week. So, yung ano ba yung soluble fiber? Ano ba yung insoluble fiber? Ito po lang naman po ang kung hindi ka makakain ng vegetable, at least ito po yung magwawalis kasi ito yung parang kumakain ka rin na lang din ng mga vegetable kasi may fiber na siya. Ito yung nililinis ng iyong, magwawalis ng iyong bituka. Ay, yung soluble fiber naman is pagkain din natin probiotics. Yung probiotics naman, ito po yung mga, kung narinig nyo, di ba, yung sa Yakult, di ba? Ito po, meron din tayong mga good bacteria, lactobacillus po. These are good bacteria that fight the bad bacteria po sa ating large intestine, ayan, that will help digestion as well, absorption of nutrients. Once you have taken our detox, that's when you can drink our supplements, one recommended for cancer prevention. Ito po yung ating mangosteen, ayan. So, ano ba yung sa mangosteen? Ang mangosteen po, hindi po natin kinukuha yung nutrients niyan sa seeds na kinakain natin, kundi sa balat na tinatapon natin. Ayan, di ba, pag napapansin yung balat, napaka-red ang color. Alam mo ba yung red na color? Ito po yung rich in anthocyanins, ayan. Yung anthocyanin is a good antioxidant that could boost your immune system. And syempre, pag mag-good yung immune system, it can also prevent cancer. Ganon din po, so pag meron din tayong mangosteen line, no? So meron tayong drinks, no? So sa umaga, kung mahilig ka magkape, change brand. Kasi mas ma-healthy po ito, uminom ka ng ating mangosteen coffee. Kasi bakit po? Masarap na at meron pa siyang kasamang malunggay, di ba? Malunggay is also known to have, is also rich in vitamin C. Ayan, immune boosting din siya. And for cancer prevention, kung ayaw mo naman magkape, meron naman tayong mangosteen coffee. Napakasarap po yung ating mangosteen coffee. Ako na po nagsasabi siya kasi mahilig po ako uminom ng mangosteen coffee. Ayan. And next po is yung ating buamera. So this is 7 fruits in combination po siya. Ayan po, so meron na po siyang kasamang mangosteen, ayan. Meron siyang buwa, kaya tawag buwamera kasi red fruit. So anything red, sabi ko, is rich in antioxidant din. So it's from Indonesia. And then meron na rin siya, aside from mangosteen and buwa, meron na rin po siyang kasamang guyabano, also known also to be good to fight cancer, yung guyabano natin. Meron din siyang acai berry. Meron na rin siyang malunggay. So yan, hindi mo na kailangan ano po, so, mura lang po to, 350, ayan. So hindi mo kailangan inumin buong bote, kailangan mo lang isang cup. Your one bottle can last you for 1 week or even less. Pero at least 3 to 7 days, ayan, depende sa inom mo. Pwedeng once a day or pwedeng twice a day kung gusto mong prevention talaga. And of course, are very effective na na supplement na talaga ito na-recommend ko talaga sa acai berry. It's 85% content talaga is acai berry. Although there are 12 other foods in combination also. From major components is acai berry. So napapansin nyo, ano na naman siya? Red in color. Again, rich in anthocyanin. It's a good antioxidant. Again, immune boosting and also for good for cancer prevention. And then of course, pagkababaihan kasi nabi ko use, then you can use our negative ion napkins. Ito yung negative na positive ang effect. Kasi bakit po?
para din siyang antioxidant, no? Kasi i-counteracts the oxidants, no? Kasi meron siyang extra electron na pwede i-contribute. So, it's also a good antioxidant din ang ating na iron napkin. At ito rin po ay napaka-safe po kasi bucket cotton po talaga to. Unlike po dun sa nabibili natin sa alabas, sinasabing cotton, pero cotton is soft, pero hindi pala pag na hinimay mo, pag inalong sa tubig, yun pala ay tissue. So, ang tissue na to ay, di ba, maputi? Pero tissue pala nito ay mga ano pala to, mga discarded papers, ano, hindi maputi, pwedeng newspaper. So, para mapaputi po, tinitreat po nila po to, ibinibleach. Di ba, ang bleach is masama. So, ito, nag-limit din siya ng dioxin that can cause, di ba, yung iba nagkakaroon ng dysmenorrhea lalo at meron mga ano talaga, no, minsan may mga urinary tract infection lalo na pag hindi ka madalas din magpalit ng napkin. So, ang kaganda ng napkin natin ito is, ano siya, aside from soft siya, it can also prevent cancer din. Ayan. So, next would be our very, ano, no, ito yung paborito ng lahat ngayon, lalo na sa panahon ng COVID kasi ito nire-recommend talaga ng ating DOH is to drink our vitamin C or sodium ascorbate. Kasi bakit yung sodium ascorbate natin is non-acidic? So, unlike dun sa regular ascorbic acid, so dito po, hindi po siya gastric irritant. Ayan, pwede mong inumin, katulaking kinakain, ayan. So, very affordable din to. Imagine mo, 100 capsules sa halagang 750 pesos. Ayan. So, dito po, it's good, and it's a good antioxidant din siya. And immune boosting as well as cancer prevention. Ayan. So, thank you. This is the end of my presentation. Again, pakilala po ako. Thank you for watching. Ayan. Ayan. This is Dr. Lynette Pagatpatan. Ayan. On part of the picture with me is si Arturo Pagatpatan. That's my husband. Also a member of Unified Palace and Services. Ayan yung anak namin si Zeki. Again, thank you for your time and for thank you for listening and thank you for your attention. Welcome to our Health and Wellness Forum and see you in the next forum again. So, yan, pag may katanungan po later on, we'll be doing a question and answer portion na yan. So, with that po, I say good morning and thank you, Unified. Ayan. Maraming salamat po, Doktora Lynette Pagatpatan, sa napag-share sa amin na topic is tonight. So, grabe, dahil mo natutunan. Yes, kung paano nga ba, paano natin maiiwasan itong cancer. Grabe, and kaya don't forget po na i-share na po itong ating live feed ngayon. Kasi aside po, syempre, sa very informative, no, na mga presentation po, yung presentation kanina ni Doktora Lynette. And later pa, grabe, ma-excite kayo kasi kasama natin ang buong PDE circle. Alright. Na yan po ay binubuo ng ating mga health expert, mga registered nurse, and mga caregivers. And of course, Doktora Lynette Pagatpatan will also join us later for Q&A. Alright, may Q&A pala tayo mamaya. Yes. So, pero kung mamipili ka, sir, eto pa, don't forget to share. Kasi pag nag-share ka, at meron kang share badge, meron kang chance to win, Load. Free load. Yan. So, pwede ba tayo mag-sample ngayon, sir? Yes, pwede tayo mag-sample. Pwede tayo
magbibigay tayo ng free 100 pesos loan. Yes! All right. So, ito na. Sir Josh. Sa unang mananalo ng ating free loan. Ayan na po. Ayan na. Ang nanalo po ay walang iba kundi si Mr. Roel Lantano. Lolo-load ka na. Ito malupit. Ang maglo-load sa inyo, si Miss Aline. Easy! Yeah. So, grabe! Now, we will still select 4 more winners of our load later. Kaya, okay. Share na po natin. Share! Kailangan po i-share. Okay? Para magkaroon kayo ng sharer badge. Kasi yun po yung qualification para makasali kayo sa ating raffle or sinasabi, roleta ng kapalaran. Imagine mo, meron ka ng 100 peso load. Nako, malayo-layo din po mararating yan. Promise. Exactly, sir. Kasi just imagine na puto ka na about sa kalusugan. Mm-hmm. And at the same time, di ba, nanalo ka pa ng load. Yeah. Napakaswerte mo naman talaga. Ito malupit eh. Hindi lang pala yung cancer ng kalusugan yung mapapagaling dito. Pati yung cancer ng bulsa. Pwede din. Tama? At ito pa po, isa pang sorpresa sa ating PDE Summit ngayon. Mm-hmm. Dahil ito na, mag-comment ka rin kasi kapag napili ang iyong question mamaya ni Dr. Lynette, mananalo ka pa ng product. Dito. Wow! Grabe, may product din siya matatanggap. Yes. Okay, Miss Salen, sino ba yung next natin na share? Ayan, grabe. Ready na ba siya? Today is PDE Summit, mm-hmm. So hindi lang tayo ngayon na nandito, mm-hmm. aside from Dr. Lynette. Yes. Us, nandito ang ating buong PDE circle. At yung ating magiging guest natin ngayon, nasa kabilang studio lang siya po. Yes. Ayan, kumakaway-kaway pa nga. Yes. Ang ganda ng smile. Isa din siyang RN, no? Registered nurse. Yes. By a profession. But sabi niya ngayon, isa na siyang entrepreneur, di ba? Oo. RN pa rin siya. Registered networker. So, ready na ba tayo dyan sa ating sa kabilang studio? Okay, ready na. Tawagin na po natin. Wala iba kundi ang ating isa sa ating top earner, no? Top earner and PDE circle, PDE speaker, plus is the top earner, Ma'am Brizel Santa Romana. Yung! Ay, grabe. Good morning, Team Unified. Ako nga po pala si Brizel Oraza Santa Romana. Isa po ako sa mga speaker ng product demo po natin dito sa company. Isa rin po ako sa mga top earner natin dito kay Unified. Ngayon po, ang isishare ko po sa inyo ay ang product po natin na tinatawag po natin detox at saka barley. Why po ito po yung mga produkto po na napili ko? Kasi ito po yung isa sa mga product na alam ko po na best anti-cancer po, since yun po ang tema ng ating PDE Summit ngayon. Ngayon, ito po detox po na to, paano ba ito gamitin? Okay? Ginagamit po to para pulinisin ang ating stomach. Okay? Bakit? Bakit kailangan malinis ang ating stomach? Kasi po, ang mga products po ni Unified, mas magiging effective po siyang inumin sa katawan po natin, mas magiging effective po siya kung malinis po ang ating intestine. Ngayon, nakakatulong po ang detox. Iinomin po natin ito for 30 days. We highly suggest sa gabi po natin ito iinomin. Bakit po? Para po maiwasan po natin yung hindi masyado magandang epekto niya sa daily activities natin, katulad po ng pagkakaroon po ng diarrhea. Okay? Kasi isa po yung sa magiging epekto niya kasi nilalabas po niya yung toxin ng katawan natin. Ngayon, ito naman pong barley. Bakit ito rin po isa sa mga napili ko? Kasi po, ito pong dalawang product po na to nakatulong sa akin sa pagpapapayat po. Noong time po na nagda-diet ako para magkaanak po ako. Ito pong barley kasi, highly in fiber po ito. Okay? Ngayon po, ito pong barley po na to nakakatulong din po ito sa para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng cancer since mataas po ang antioxidant po nito. Ngayon, ang ginagawa ko po, sabay ko po itong iniinom for 30 days. Kaya naging ganito na po ang itsura po niya. Usually, pag ito na po tinimpla mo, green na green po ang itsura ng
drink mo. Okay? Pag ito naman po, medyo green light po siya. Pero pag pinaghalo mo po siya, ito na po ang itsura niya. At yung lasa po niya, napakasarap po. Okay? Pag ininom po natin yung barley alone, lasa po siyang gulay, lasa po siyang dahon. Kung nakakaamoy ka ng dahon, siyempre parang nalalasahan mo yun, di ba po? So, ganun po siya. Ito naman po detox, manamis-namis po ito. Kaya perfect po silang pagsamahin kasi nagiging lasang matamis po yung barley. Okay? Ngayon po, itong dalawang product po na to, napaka-effective po nito para po sa mga nagpapapayat na katulad ko. Ay, hindi lang po siya basta anti-cancer. Okay? Hindi lang po siya basta nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng cancer. Nakakatulong din po siya para tayo ay maging super sexy at hindi lang po yun. Para maging maganda rin po ang mga kutis natin. Bakit po? Since sabi nga po nila, di ba, pag malinis po ang katawan mo sa loob, of course, magre-reflect po yan sa labas. Di ba? What you eat inside, that's what you will be outside. So, with that, again, I am Brisel Orasa Santa Romana, isang dating nurse, ngayon po, registered networker ni Unified. Thank you and God bless you. Grabe, grabe. Sa ating napakagandang PDE Circle, mamaya. Grabe, bago ka talaga magting ng any supplement, kailangan pa talaga mag-cleansing. Totoo yan. So, don't forget ha, purchase na dito po yung ating detox and burning products. Okay, so siguro, tuloy na tayo sa next share natin. Yes, and sir. Mm-hmm. And don't forget, Sir Rowel, Sir, kung hindi kami number kasi you are ready para i-load po ang inyong 100 pesos load. Okay, pakilin. Kaya po, kay po ko, Sir Josh, okay po, pakilin na po yung inyong number. Now, kumaya, magsaselect po kami ulit ng another winner. Okay po? So, keep on sharing po kay Unify. And now, okay? Our next. Guia Cabico. Isang nurse, sa ating profession po, sobra po talaga ng na-experience or na naranasan po nating stress, 'di ba? Even ako naman po sa kahit anong trabaho, okay? So nung nag-join po ako kay Unified, even before that po sa aking work, mahilig po talaga para po hindi po ako ma-stress.
ayan, or maka-experience po ng stress. Okay? So, nung nag-join po ko kay Unified, at nakita ko nga po na meron po tayong mga products din po, okay, na po pwede rin pong masubukan po natin, okay? Marami po talaga akong sinubukan po ng ating mga products. Pero ipapakilala ko po sa inyo yung dalawa sa pinaka-favorite ko pong mga products. Yun po ay ang Mangosteen Capsule, okay? So ano bang meron kay Mangosteen Capsule? Si Mangosteen Capsule po ay bukod sa siksik, liglig at tumaapaw ang kanyang antioxidant, okay? Meron po rin itong content na santone. Ayan. So that is good to know mga ka-unified. So santone, siya po yung in charge para bumaba ang ating oxidative stress na cause ng free radicals po natin. So dahil po sa trabaho, sa nature po ng ating ginagawa, even with unified, tama, palagi po tayo or always po nating na-experience po yung stress na yan. At yung stress po na yan talaga, yan naman din po ang po pwedeng mag-lead din po sa sinabi po ni Doktora kanina, which is yung cancer. Okay? So pag na prevent po natin yung stress na yan, for sure po, or naalagaan po natin yung katawan natin na hindi magkaroon ng stress, okay? Mataas yung chance na mapaprevent din po natin yung pagkakaroon po natin ng cancer. Okay? So another thing, pangalawa pong favorite ko po sa ating mga products, yun po yung sodium ascorbate vitamin C. Okay? So ang ating sodium ascorbate vitamin C, bakit ko naman siya favorite? Kasi bukod sa kailangan nating magkaroon ng magandang appearance, dahil wala tayong stress, kailangan din po inaalagaan po natin yung loob po ng ating katawan. So para po maalagaan po yun, okay, kailangan po tayong uminom ng ating vitamin C na nagbo-boost po ng ating immune system. Okay? So para po malayo din po tayo sa mga sakit, okay? Before po ako nag-take ng vitamin C po natin, no, makwento ko lang. Lagi po akong pag napupuyat na, pag overwork na, ayan, over fatigue, medyo sinisipon, inuubo na, nakaka-experience na po ng mga ganong symptoms. Pero nung sinubukan ko po ang ating sodium ascorbate vitamin C, tatlong capsules in a day, more than pa minsan, no, nag-exceed pa ako ng hanggang 6 capsules in a day. Pero you need to consult po yung ating mga healthcare workers before po kayo mag-take po ng ating sodium ascorbate. Okay lang po ba? Ayan. So, 3 to 6 capsules po in a day po ang iniinom ko. And after po nun, ang feeling ko po, lagi po akong recharge. Kahit po yata ako kagabi, from training, okay, kinabukasan, ready po ulit humataw. Yan. So, yan po yung i-share ko na 2 products po or highlights po ng aking unified products. So, sana po meron po kayong natutunan and napulot po sa aking sharing. And with that po, I'm Ms. Guia Cabico. Good morning po. Ayan. Thank you so much, Ma'am Guia. So, ako naman po yung next na mag-share. I am Ma'am Junea Supsupin. So, I'm also a registered nurse by profession, okay, and working po ako sa call center si for almost 10 years before Gabico po ako na-introduce kay maraming Unified products and services. So, and ang share ko po today natin is same with Ma'am Guia, is about mangosteen capsule. Kasi napakaganda nung topic kanina ni Doctor. It's all about yung cancer. So, yung para ma-qualify po kayo, kailangan po i-share nyo yung ating link, no? So, hindi lamang dahil nag-share kayo. Ayan, good morning! So, thank you so much, Ma'am Guia. So, Ma'am Junea here, no? Ako naman po yung next na mag-share. Part din po ako ng PDE Wellness Circle. And same po with Ma'am Guia, I'm a registered nurse by profession. Nag-work din po ako sa call center for almost 10 years before po ako na-introduce sa Unified Products and Services. Okay, so ang i-share ko naman po sa inyo is yung ating mangosteen capsule. So tama po yung sinabi ni Ma'am Guia kanina. Ang nakakatuwa po dito kay mangosteen capsule is meron po siyang unique na antioxidant na sa kanya mo lang makikita, which is yun yung xanthone. Okay, so bukod sa xanthone, madami din po siyang vitamins and minerals na nakalagay sa ating mangosteen. So, napakadaming benefits. Ano bang mga benefits ng mangosteen natin? So, unang-una,
ibinuboost po niya yung immune system po natin. Why? Because ang ating mangosteen po ay... Sunod-sunod na yan. Okay na po. Okay na siya. Sige, up. Continue. Ayan. So, yung ating pong mangosteen capsule, okay, napakadami po niyang benefits. Alright? So, bukod po dun sa... napakadami nitong nutritional value, like madami siksik ligligo maapong vitamins, minerals niya, no? Maganda po ito sa immune system natin. Why? Because ang ating pong mangosteen rich din po siya sa vitamin C. Okay? At ang pinakamagandang part din po ito para ma-promote yung weight loss po natin. Okay? Why? Because mataas din po sa fiber ang mangosteen. At ito ang pinakamalupit sa lahat, okay? Meron po siyang anti-inflammatory benefit. Alright? At ang ating pong mangosteen capsule, no, maganda din po siya, meron din po siyang anti-cancer effect. Why? Because nga po dun sa xanthone po niya. At ang pinakamaganda po na nagustuhan ko kay mangosteen capsule, yung mga parents ko po kasi may history ng mataas yung blood sugar nila. So, I'm 30 years old right now. So, nagte-take po talaga ako ng mangosteen capsule because maganda tong mangosteen capsule to prevent yung pagtaas po ng blood sugar level po natin. Ano po yung nakakatulong? Ano yung meron kay mangosteen? Bakit nakokontrol niya yung blood sugar level natin? Yung combination po ng xanthan at ng fiber, yun po yung tumutulong para makontrol at hindi tumaas po yung blood sugar level po natin. Kaya napakaganda ng mangosteen capsule po natin. And bukod po dyan, meron din po kilalang kilala sa Sir Eman, one, isa sa mga staff po ni President Manny Pascual. Nagkaroon po siya ng malaking bukol dito sa kanyang leeg. At bukod po sa acai berry, ang tinake po ni Sir Eman is yung ating mangosteen capsule. If gusto niyo pong makita yung buong testimonial video po ni Sir Eman, makikita niyo po yan sa ating YouTube official page and sa ating Facebook page. Okay, so yun lang po. Maraming salamat and stay tuned kasi napakadami pa pong mga susunod na malulupit na mga speaker. Okay, so take it away, Ma'am Maricel. Ayan, so good morning. So good morning po sa lahat ng mga The Unified dyan, mga ka-unified ko and all over the world. Good morning po at kamusta po kayong lahat. Bago po ako mag-start, kagaya nga po ng mga kasampo kanina na nag-introduce po sila sa inyo or nag-share po sila sa inyo ng mga products na meron po tayo sa Unified. So bago po ako mag-start, nung sharing ko din, my name is Maricel Loyola. So, isa po akong caregiver and naging call center agent po rin po ako for around 5 years din siya. Pause po ba? Go ba? Pause. Need to be introduced muna. Pakisabihan naman po ako kung okay, go. So, Ma'am Luni pa yung nakikita. Apply sabihan ako kung go na. Ano po? Continue. Ulitin ko? Continue naman. Okay. So, good morning. So, good morning po sa lahat ng mga taga-Unify. So, dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So, magandang umaga sa inyong lahat. So, gaya po ng mga kasamahan ko kanina na PDE speaker, meron din po ako i-share sa inyo na mga products po natin na makakatulong po sa ating kalusugan. So before that, pakilala po muna ako. My name is Maricel Loyola. So, isa po akong caregiver. And naging call center agent din po ako for 5 years. Bago po na-introduce sa akin ng Unified, sa call center industry po muna ako nag-work. So, ang pinakamagandang part po niyan sa Unified is hindi lang po tayo service ang meron tayo kasi po meron din po tayo mga products na makaka-benefits po sa katawan natin at the same time, pwede rin po tayong kumita. Yung po yung masarap doon. So, ang i-introduce sa inyong products is one of my favorite and favorite din po siya ng mga downlines ko actually kasi po sila talaga ng
talaga namang repeat order na rin sila. So yung po yung ating Mangustin Coffee and Mangustin Choco. So sa Mangustin Coffee po, gaya nga po nung sabi ni Ma'am Guia at ni Ma'am Junie kanina, meron po yung Mangustin nga po is meron po siyang ingredients na xanthone. So yung xanthone po kasi is an antioxidant po na lumalaban po yung sa mga free radicals and sa mga viruses na magkakaroon po tayo sa katawan natin. And yung Mangustin Coffee rin po and Mangustin Choco is nakakatulong din po sila to boost our immune system. And ang pinakamasarap maganda po niyan sa explanation po ni Doktora kanina about sa cancer. So eto pong Mangustin products na meron po tayo sa Unified, and ang Mangustin Capsule and Mangustin Choco po is nakakatulong po siya to reduce the risk of cancer. So ibig sabihin po, nakakatulong po siya para po to prevent po yung mga cancer. So hindi po siya gamot, pero nakakatulong po siya na ma-prevent po yung mga ganong klaseng disease. And at the same time, nakaka-boost po ng immune system and nakakatulong din po sa magandang blood circulation ng ating katawan. So before po kasi, hindi naman ako umiinom ng mga ganitong klaseng food supplement. While nung naging Unified member po ako, na-try ko na rin siya kasi sabi ko nga is dapat i-try ko muna sa sarili ko bago ko siya introduce sa ibang mga tao. So ang ginawa ko po is trinay ko po silang lahat ng products ng Unified, and ang pinaka-good news po niyan is wala po talaga yung effect sa katawan natin. And then in-introduce ko na rin po siya down my lines, kaya po repeat order na rin po. Isa nga po sa mga downlines ko ang nagsabi sa akin na before po hindi siya ang iniinom niyang kape is hindi Unified. So nung introduce ko sa kanya yung Mangustin Coffee, kasi po diabetic person po siya. So ang nangyari po noon, every time po na umiinom siya ng Mangustin Coffee natin tsaka Mangustin Choco natin, na bumababa po talaga yung sugar level niya. So kaya yon, ang pinakamagandang part noon, tinuloy-tuloy niya lang yon, and then pati yung kanyang naka-weight, nagkaroon din siya ng weight loss. So ibig sabihin, ang medyo chubby kasi siya talaga dati, ngayon medyo bumaba na yung timbang niya. Kaya yun po yung pinakamagandang etnong mangustin sa katawan, kasi tumutulong talaga siya na ayusin yung metabolism natin, ayusin talaga yung mga blood circulation natin. Kaya I recommend din dun sa mga ka-unified ko na hindi pa po umiinom ng Mangustin Coffee and Mangustin Choco, try nyo po, talaga naman, napakasarap. Lalo na po yung Mangustin Choco, talaga naman, hazel na talaga yung flavor niya. Kaya napakasarap po ng mga flavor ng ating mga food supplement na ito. Okay po? So I hope and I pray po akong na-share sa inyo about sa products na favorite ko rin po, one of my favorites. So with that po, again, my name is Maricel. To God be the glory. God bless. Muna hold muna, Ma'am Carol, ah. Ay, bayo ko muna sa inyo. Cue kita. Alright. So, mga ka-Unified, bago po tayo magpatuloy, sa next nating na speaker o sharer natin, mag-raffle muna po tayo. Kasi alam namin, marami na nag-share sa atin po. So, ito po yung ating maiwagang tambiolo. Grabe, sobrang dami na po nag-share. Mm. So, sana who will be the lucky one? Actually, para tayo tatandaan, hindi lamang kayo nag-share para manalo ng 100 pesos, kundi para ma-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, nanay, tatay, kuya, ate, lolo, lola, na malamang kailangan nila yung mga produkto natin. Yes, so, ito na po yung ating mananalo ng 100 load. Irarapol na po natin, paikutin natin tambiolo, yan. At ang mananalo po ng 100 load ay si Tessie Flores Pong. Wow, congratulations, Ma'am Tessie Flores Pong. Yan, so I know na nanonood ka and you're very lucky, no? Ipili niyo po sa amin ang inyong cellphone number para maloadan na po namin kayo. And sabi okay ni Sir Eric, keep on sharing kasi for sure po itong mga products natin, kailangan po ito ng mga kakilala natin. Yes. Na makatulong po sa kanila. Mm-hmm. Okay, so keep on sharing. And also, thank you very much sa ating mga PDE Circle na nag-share, yes, no, ng mga benefits at kanilang experiences na maganda in okay using our products. So, wag na natin masyadong patagalin. Sa next natin na sharer is isa po din consistent na top earner. Yes. And
consistent po siya na travel qualifier. Yes, alam po nito kung nasaan, si travel nila, parati nandoon ito. Okay? So, walang iba po, wag natin patagalin. Walang iba kundi si Miss Carol Martinez. Woo! Go naman, Carol. Ganda ng background ni Ma'am Carol. Go na, Ma'am. Ma'am Carol. Ayan, hello. Good morning po. Grabe, di ba? So, thank you po dun sa mga nauna sa akin na nag-share ng ano ba yung benefit na products natin dito kay Unified, no? Ngayon po kasi sila ay mga nurse, pero ako ay medyo naiba ko, no? Kasi po ako ay accountant by profession. Pero bakit po ako nalinya sa PDE dito sa Circle? Kasi nga po, isa po ako sa advocates ng good health. Kasi naniniwala ako, prevention is better than cure. Ayan. At ngayon po, isa sa pinaniniwalaan ko talaga na ang pag-inom ng food supplement ay nakakatulong po palakasin ang ating katawan. Kasi pag malakas ang ating katawan, na-prevent po natin ang mga diseases. Ayan. So ang akin pong share sa inyo na paborito ko po kay Unified ay yung ating barley. Ayan, kung makikita nyo po, ano po ba yung barley? Ito po ay juice drink o barley, di ba? Alam nyo, madami akong na-try ng mga barley before, pero grabe po ang sarap ng barley ni Unified. Okay. Ngayon, ito po mga food supplement na tinatake ko. Grabe po, yung nagbigay po sa akin ng magandang pagtulog. Alam mo yun, tapos nagbibigay ng energy. Tapos yung mga body pain, kasi hindi naman tayo mga bata, tama ba? So, ibig sabihin, nararamdaman na po talaga natin yung minsan masakit-sakit sa mga kamay-kamay, kasukasuan, o, di ba? Nakaka-relate dyan yung mga, alam mo na, kay daddy ko, di ba? So, ibig sabihin, nalaman ko po kasi dito pala sa ating barley, di ba? So, ito po ay nag-regulate ng ating blood pressure. Nakaka-improve din po ng cholesterol level, o, di ba? Yan yung mga inaalagaan natin na sabihin, kailangan sa good cholesterol lagi tayo. Okay. So, syempre, yung mga hypertension and diabetes, nakokontrol po, no, ng pag-inom po nito food supplement. Ibig sabihin, at ito po ay antioxidant, no? Ngayon, bukod po dito, meron din po kasing content ang barley natin na moringa. Okay. Ang moringa po ay isang source ng fiber. Ibig sabihin, pagka po may fiber, i-improve po yung digestive system natin, di ba? So, ibig sabihin, gumaganda po yung metabolism natin. Kaya po ako, sa totoo lang po, kahit ano pong dami ng kinain ko, kinabukasan, pag-gising na pag-gising. Alam mo ba, tinatawag na po ako sa CR. Ayan. Pag-inom ko po ng ating prime shake, CR na naman. Ibig sabihin, dito ko po nalaman, dapat, kung ilang bisa pala kumakain, ganun beses ka din dapat nag-CR. Imagine mo, di ba? Kasi bakit po? Kasi sa aside from barley, grabe, di ba? Ako po rin po ay nag-detox. Ayan. Ang detox po kasi natin, nakakapag-cleanse ng bituka. Di ba? Minsan tayo naliligo. Nililinis natin yung labas, pero yung loob ng katawan, lalo ng bituka, hindi nalilinis sa dami ng kinakain. Kaya nga po, minsan, yun yung naging cause ng mga colon cancer. Okay. Nakita ko po ang detox, maganda po kasi ito po yung nagpa-flush out ang mga toxin ng ating mga kinakain ng ating katawan, no? Nagbo-burn din po siya ng fats, no? Kaya po, grabe kahit anong kain ko din, ba't hindi ako tumataba, no? Tapos hindi rin lumalaki yung chan, di ba? Kasi nga po, dahil din dito sa detox, so, yun po yung nabigay sa akin ng mga products ni Unified, di ba? Grabe. Kaya po talagang very advocates po ako talaga na sinishare ko po, no? May nakikita nga po ako na sabi niya, ang sakit ng ganito niya, ganyan. Alam mo, sinasabi ko lang po lagi talaga, ay nako, mag-barley ka. Kasi ito po yung mga na-experience ko nung uminom po ako ng barley na wala yung mga kahit po dito sa mga kamay. Ayan, okay. Ngayon, ganito po yan. Araw-araw po ako ay umiinom ng detox. Ayan, ito po ay ng detox at saka barley. So, tinitimpla ko po siya ng sabay. Gaya rin po ng presensyon kanina ni Madam Vizel, di ba? Yung barley po, isang sachet. Ito po yung sachet ng barley. Okay? And then, ito po yung detox. Ayan. So, pinagsasabay ko po siya kasi para lalong mas masarap. Masarap na ang barley kahit inumin mo na mag-isa. Okay? Pero mas masarap po kung dadagdagan din natin ng detox. Ang inom ko po ng detox, yung isang kahon po na ito,
ay once a month ko lang iniinom, no? First week of the month para alam ko. And then after that, syempre, dahil gusto ko pa siyang samahan ng ibang product ni Unifood, so minsan sinasama ko siya ng Garcinia Cambogia natin. Or minsan talaga, iniinom ko lang siya talaga ng eto lang. Ang ginagawa ko po sa malamig na tubig, grabe. Kaya po, ang sarap. Hindi na po ako nag-take ng ibang juices, no? Sa totoo lang po, mga barley, mga juices lang po ni Unifood talaga ang juice. Kasi bakit? Nakakatulong na po sa katawan ko talaga, no? Dahil di naman tayo bumabata, no? So, sa ngayon po, I'm happy to say na wala naman akong maintenance, kundi pampaganda, o oh, di ba? Yan. Hindi. Bukod po sa pampaganda, syempre yung mga food supplement po ni Unifood yung minimaintain ko. Kasi ang maganda po dito, pag na-share natin yung negosyo, pwede po tayong kumita din, di ba? Kasi nagbibigay po na tayo ng mga discount, etc., di ba? Dito kay Unifood, healthy ka na, wealthy ka pa. Ayan. Kaya po sana, matry nyo din po, no? Na mag-take ng mga food supplement na Unifood. For that, good morning po. So, ayan, grabe. Palakpakan natin si Ma'am Carol at yung mga nauna po sa akin, yan si Ma'am Junea, ayan si Ma'am Maricel, at syempre si Ma'am Guia, at syempre si Doc Lynette Pagatpatan, sa mga na-share po nila na napili po nilang produkto. By the way, my name is Lay Combate po. So, 4 years ko na pong ginagawa si Unifood. Na-meet ko siya 2016. Actually, nagustuhan po kay Unifood is yung sinabi lang po na speaker na opportunity na pwedeng magbago yung buhay ko. Then, eventually po, na-realize ko meron pala akong services. At ang malupit po niya, napakabuti po ng ating presidente, si President Emmanuel Pascual, kasi nag-introduce po po siya ng mga malulupit na products na pwede po makatulong sa aming mga immune system ng mga members po. So, ang napili ko pong produkto is itong dalawa po. Itong turmeric at saka ang absorbency. So, may history po yan kasi hindi po talaga ako believer ng mga food supplement or anything na tinitik ko sa katawan. Kaya lang po, that time po, pinag-ship ko ng brand yung aking asawa. Nag-detect ko siya ng vitamin C na medyo malaki po yun. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pinaano ko po siya, pinatake ko siya, sabi ko mag-ship ka ng iyong brand. Try mo yung sa amin kasi hindi talaga ako uminom. Pero siya po, yung asawa ko, talaga naniniwala siya sa mga vitamins and minerals. Lagi lang po niya akong sinusubuan ng vitamins. Then hindi po namin namamalayan, nung paubos na po isang box, meron pong nangyayari sa katawan ko na napakaganda po. Kasi bakit po, hindi po nawawalan that time ng ubo, ng sipon. Lagi po ako nilalagnat. And then, eventually po, nung paubos na po siya, unang lumabas po sa akin is yan. Kasi sabi po sa mga kumakain, grabe po, kulay dilaw na plema. Kung ikaw po makaka-experience ka ng gano'n, di ba matatakot ka, hihinto mo na. Kasi wala naman akong ibang iniinom na any supplement or vitamins, only our absorbency. Pero syempre po, nagtanong ako kung anong pwede kong gawin sa ating mga master, ayan si Sir Eric, sabi niya ituloy ko lang kasi healing process. So, tinuloy ko siya ng tinuloy. Then, eventually po, yung pang second box ko po, grabe, kulay black na plema. So, grabe, no, ang ganda po lang na naitutulong sa ating katawan. Kasi bakit, saan ko nakuha yung mga ganun? Yung asawa ko po kasi ay smoker po siya. Hindi po tayo aware na inaamoy pala nating mga usok. Naapektuhan po yung katawan po natin. So, yun po yung naibigay sa akin. Kaya sobrang love na love yung ating absorbency. Kaya, hindi po ako, wala po akong background, like yung mga nag-umpisa nag-share, may background ng doctor, ng nurse. So, ako naman po ay nag-research, ayan, syempre para may ma-share din po ako kasi napakaganda po ng sinabi ni Doc Pagatpatan. So, ang vitamin C po ay talaga nakakatulong is to strengthen our immune system. Isa po ako doon dahil napahina po ng aking immune system. Kaya regular tuloy po siyang tinitik. And based sa study nga, grabe po, possible siya na makatulong, makaprevent sa cancer. Yan. So, 1980 pa po, may isang doktor na gumagamit ito na para i-cure yung sakit ng mga patient po niya na cancer. So, na-discover niya po noong 1980 na may isang 70 years old na nagpaano sa kanya ng megadose kasi mayroong cancer yun. Nagpa-megadose ng, ng sodium ascorbate based po doon kay sa formulation po na ni Dr. Linus Pauling. Ayan, ang kagandahan po ang ating absorbency as is based po doon kay Dr. Linus Pauling. Kaya guys, talagang dapat itinitake po natin ang absorbency every day po. So, ang
Sir Merrick naman, bakit isa sa na-share ko na na product is ang akin lang naman po ito ay gusto ko lang ano yung lalamunan ko medyo kasi pangit nga yung boses ko medyo basag at saka po para din po sa brain ko kasi sabi nga food for the brain daw po ang turmeric. So, little did I know, ayan, so pwede siyang makatulong sa ating mga arthritis, ayan, isa po ako doon. And then meron po tayong mga business partner, ayan, si Miss Marielle Vitorin, nag-share po siya na isa rin po siya natulungan ng turmeric tea na nawala yung kanyang arthritis, hindi daw siya makabangon before, pero nung nag-take po siya ng ating turmeric tea, grabe po, talaga laging energetic po siya. So, sabi ko nga po, pwede siya makatulong din sa boost our immune system at makatreat po sa inflammation of our body. Alam naman po natin ang inflammation ang nagiging cause para po tayo ay magkaroon ng cancer. So, based din po sa na-research ko, ayan, di ba? Talagang binakap ko ng research yung pagkabali po sa ating mga products. Kasi, based sa research, ayan, pinag-aaralan na po ito ng mga doctors, di ba? So, possible po siya maka-prevent po ng lung cancer, prostate cancer, ng colon cancer. So, yun po yung napa. And then, may mga nag-claim din ng skin cancer. At pwede rin po siya since nga po, nakaka-boost po siya ng immune system, yung effect po yung effect nung pagpapagamot ng may cancer, yung chemotherapy, posible po na matulungan yung tao na yun. Alam naman po natin na nakikimotherapy ay maraming nangyayari po sa katawan po niya. So, yun po yung may share po sa inyo. Almost lahat naman po ng product natin ay ginagamit ko. Yun lang po yung pinakadalawang highlight na pwede po talagang makabackup din sa senior po ng ating si Dr. Lynette Pagatpatan. Ayan po. So, by the way po, ang susunod na mag-share po sa atin, ako na po ang magpapakilala sa kanya. Isa po siya sa PDE Circle na mag-share po ng experience na po na sa Prada. Kaya si Ma'am Adonna. Grabe. Okay. Amin na. Adonang Batanggenya. Ating mga nerd na kooperatiba. Dahil kay Unified ay nag-resign na. Kikay. Ilaw sa tuwi-tuwi na. Makinig ka diyan. Aking ibibida. Asay Berry na napakaganda. Kasi this one. Okay. Yung pong asawa ng aking new member, napansin ko, namumutla. Sabi ko, ano nangyari? Eh, hindi na raw po makakain, nahihirapan. Tapos, yun nga, bloated siya. So, sabi ko, sakto, may previous acai berry, ipainom muna sa kanya. So, sinunod naman niya ako. Aba, after 3 days, tumawag sa akin. Sabi niya, ay nakakakain na si Mister. Akalain mo yun, samantalang napansin ko parang isang bulate na lang ang hindi na nakakapirma at BTL na siya, back to Lord. Pero good thing, talagang may awa ang Diyos. Imagine, hindi na niya kailangan magpa-opera dahil bumalik na yung kanyang kulay, natural na yung kulay niya, tapos nakakakain na siya, tapos naubos niya ito isang bottle, tapos nag-order uli siya. At dahil dyan, nakapagpa-order pa rin silang mag-asawa sa ibang mga kakilala. Kaya kung ikaw po ay hindi pa member nito, mas maigi po magpa-member ka. Bakit? Mas malaki po ang matitipid mo. Ito naman po ay reasonable ang price. At the same time, may discount pa tayo kung ikaw ay member. Kaya kung hindi ka pa-member, pa-member ka na po. At sa mga member natin, ay naku! Gawin po natin, ugaliin po natin na mag-change brand. Kung ano po ang ginagamit nyo, talagang kay Unified Products, napaka-quality po ng mga products natin at talaga naman na uulit-ulitin natin yan. Ano ba meron dito? Bakit ang ganda nito? Amazing talaga siya. Siyempre naman, most powered fruit in the world po, si acai berry. And of course, meron po siyang ingredient na mangosteen wherein nakakapag-improve siya ng digestion. Tapos may pomegranate pa siya. Yun naman, nakakapag-protect ng ating
against colon cancer. Kaya napakaigi. Tayo po, tayo, sama-sama tayong gumamit ng ating mga products at talaga namang bonggang-bongga ito. Lynette, good morning! Up Marley. Hello. Good morning. Okay na ako? Hi, ma'am. Hi, good morning. Bago po ako mag-start, gusto ko muna magpakilala. Ako po si Miss Marley Parnoblejas. Ako po isang registered nurse by profession. Nag-abroad na din po ako. At kagaling ko lang po sa hospital ngayon being frontliner. This time, gusto ko pong i-share sa inyo yung experience ko as Unified Wellness Circle, as member of Unified Wellness Circle dito sa ating company. Sa experience ko po dito sa Unified, marami pong magagandang bagay lalong-lalo na po dito sa ating products. Ang products po na ma-share ko sa inyo this time is ito pong acai berry. Ang ating pong acai berry is napakayaman sa mga ingredients na mga berries. Ito po ay may acai berry, ito po ay may blueberry, ito po ay may cranberry, ito po ay may monkey berry, and hawthorn berry. Sa dami po ng berries na to, napaka-effective po niya sa ating katawan. Napakayaman po niya sa antioxidant. Extremely high. Hindi lang po siya high oxidant, kundi talagang extremely high oxidant. Alam niyo po ba, ang acai berry is nakaka-increase din ng sex drive. No, sa kaalaman po na lahat, yung medyo nalalambot na dyan, yung medyo hindi na active sa gabi, pwede po, nire-recommend ko po ang acai berry. Napakayaman din po niya sa immunity. Alam niyo po ba, itong acai berry is very good immune booster. Bukod po sa ating ibang products, highly recommended ko po siya kasi unang-una napakasarap po niyang inumin. Kasi pag iniinom mo siya, para kang umiinom sa gabi o sa umaga ng red wine. Yun po ang lasa niya. Kaya gustong-gusto ko po siya na isang product ng Unified kasi bukod sa ikaw ay nagiging healthy, napoprotektahan pa ang katawan mo sa lahat ng virus. Especially po ngayon, sa panahon ngayon ng COVID virus, napakaganda po niyang produkto para po pangalagaan ng ating katawan. Ang ating pong acai berry is nakaka-reduce ng mga bad cholesterol with omega 6 and 9. Meaning, bukod sa cholesterol na nilalabanan niya, maganda po siya sa ating puso. So, yung pong omega 6 and 9, yung po yung vitamins, yun yung supplement na kailangan ng ating puso. So, dito po sa acai berry, try nyo lang po. Although medyo expensive siya, pero hindi po natin tingnan yung kanyang presyo. Ang tingnan natin is yung kanyang epekto. Isipin niyo po, ang acai berry is 110 ml. While sa labas, pansin po, as per my research, 800 ml lang. So meaning, mas mura pa din sa market ang ating acai berry. Ang ating acai berry
is very good as anti-cancer also. Bakit? Mayroon po akong client dito na regular na siya bumibili kasi siya po ay may diabetic. At ang diabetic niya is, I think, stage 3 or 4. Ang ginawa ko lang, isinare ko lang na maganda yung business, na maganda yung ating maganda yung ating produkto. Sinabi ko na try lang niya kasi wala namang mawawala. Hindi siya gamot. Hindi siya as medicine sa kanyang diabetic, kundi makakatulong lang. I-try lang niya para makatulong. So, ang ginawa po niya, nag-try siya siguro dahil sa background ko rin at siguro sa na-experience niya, nakita naman niya na nagtatrabaho ko sa hospital. So, yun po yung ginawa kong testimony sa kanya. Ngayon, nag-try lang siya once and then tuloy-tuloy na po siyang tuloy-tuloy na siyang gumagamit nito. Bakit? Kasi po, nag-improve na yung kanyang sugar level. Nami-maintain niya. And then, ang lakas daw ng katawan niya. So, nakita ko yung pong contents ng ating azay berry na maki berry is very good for regulating blood sugar. So, yun po yung contents ng ating azay berry na nakakapag-regulate ng blood sugar. So, napakaganda po niya. Kasi unang-una, isipin mo, sa azay berry, napakaraming dala niya. Hindi lang antioxidant, hindi lang immune system, hindi lang papagandahin yung immune system mo, papagandahin din ang kutis mo, aalagaan ang puso mo. So maraming po siyang dala. Kaya ito po yung nagustuhan ko sa azay berry. At ang kakambal po nito, huwag nating kalimutan yung ating absorbency. Regular po natin ito dapat inumin kasi sa aking pong experience, ito lang po yung nagpatibay ng immune system ko habang ako'y frontliner. Isipin nyo, for 3 months, wala po akong positive swab test at ito lang yung iniinom ko. Lagi po akong negative after 2 weeks na nagkakandak sa amin ng test. So yun po, higit ko pong nire-recommenda sa inyo. Sa mga hindi pa po gumagamit, try nyo lang po kasi wala naman po mawawala sa atin. May negosyo ka na, may malusog ka pang katawan. Yun. And my name is Marley. Dito sa Unified, kumikita ka na, nagiging malusog ka pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ang susunod naman po natin, dito isang nurse din. Nakasama ko rin dito sa Unified Circle at walang iba po kundi si Miss Rea Bautista. How about? Alright. How about everyone? Good morning po sa lahat po ng mga Unified members all over the world. No, grabe po, no. I am Miss Rea Bautista and I'm a nurse by profession, no? So before I worked as a nurse sa Philippine General Hospital, but now I am proud to say that I am one of the Unified members. Oh, thank you very much. Unified Wellness Circle. Ayan. So ayun nga guys, grabe. Epic ang experience while nasa Zoom room kami, so hindi namin alam yung aming... Hello? Can I continue po? Ayan. So anyway, no, so as a nurse po, no, actually, very, kumaga proud po talaga ako na naging member po ako ng Unified Wellness Circle kasi kahit pa paano po, di ba, I can contribute my expertise and my knowledge sa ganitong ating mga wellness products. Ayan. So, gusto ko lang po sanang mag-share regarding the products po talaga na sobrang nakatulong po talaga ng malaki, no, sa aking family, lalo na rin po sa akin, no, kasi po kahit po yung family po kasi namin talaga, no, we have yung tinatawag na diabetes and
high blood, no, it runs in the family, no. My mother is a diabetic, my father is hypertension, no. Kaya talaga pong kumbaga I want myself to be cautious po, no, with my health, no. Kaya po as early as ngayon po talaga, no, I'm an advocate of taking mga wellness or food supplements, no. Kaya po guys, no, i-share ko lang, napili ko na napaka-effective po na product sa akin, grabe, is yung tinatawag po natin na fish oil. Yan. So, yung fish oil po kasi, since my dad is hypertensive, no, guys, ako din po, when I reached the age of 30, no, since nurse ako, medyo talagang very cautious ako sa aking mga laboratory test, no. Ang naging result po kasi recently ng aking lab test is mataas po aking cholesterol levels, no. And then my doctor said, you need to modify your lifestyle, you need to exercise, you need to lose weight, no. Kasi ever since po kasi na I had my last baby po, no, yun nga po, talagang ang hirap na po talagang bumalik sa pre-pregnancy stage na weight po natin, no. Kaya po, yun nga po, nagtuloy-tuloy na sobrang taas po ng cholesterol levels ko, to the point na may mga days po talaga na sobrang sumasakit po yung ulo ko lagi. Sabi ko, how come ganon? Everyday na lang, di ba? It's not normal, no. That's why I monitored my blood pressure and it went, ano talaga po, high. It shoot high. To the point na talagang everyday po siyang ganon. Kaya po, I actually asked the consultation of my doctor, no, although binigyan niya ako ng mga, kumbaga sabihin natin initially daw po, no, not maintenance at all, pero sabi kong kakayanin ng modification of lifestyle, kaya daw, sabi niya sa akin. So, at first, para lang talagang, kumbaga mag stabilize yung aking blood pressure, no, binigyan po talaga ako ng yun nga po, yung losartan, yan. Pero no, as I drink it every day, I know naman po kasi na yung mga medicines po talaga that we take, no, there are adverse effects po as a nurse, no, especially to our liver, especially to our kidney. And since my doctor told me na kung kakayanin mo ng lifestyle modification, sabi niya, try natin unti-unti. Now, I tried po talaga yung ating fish oil, yan. Kasi po, this one is good in regulating blood pressure po, di ba? Kasi it decreases yung tinatawag nating bad cholesterol sa katawan natin, no? By increasing the high cholesterol. Grabe, guys. Alam nyo po, every time I drink this, no? Unti-unti po, gumaganda talaga yung pakiramdam ko. Yung araw-araw ko pong sakit ng ulo, kumbaga, hindi ko na po siya nararanasan. And then, yun nga po, sabi ko sa doctor ko, bumalik ako, Doc, I'm drinking this one fish oil, no? Two cap gel ko po siya iniinom every night. At ang good news po nun, sobrang ano po, sarap po talaga ng tulog ko. Alam mo yung tipong kahit napuyat ako, talagang sobrang sarap ng tulog ko sa fish oil. Kasi talagang, kumbaga, it gives you, ano eh, a good sleep. Kaya po kung kayo rin po ay medyo, isa rin po sa action kasi talaga ng fish oil yun, no? So yung omega 3, 6, and 9. Kasi nga po, it's good for the heart and it's good for the brain, no? So ayun guys, no? Eventually, gumanda yung pakiramdam ko talaga yung masakit na sakit sa batok, sakit sa ulo, nawala siya, no? Pero bumalik ako syempre sa laboratory para just to check, no? Kasi I took this for like 2 months, dire-diretso every night, no? So, and when I checked the laboratory test po, yung cholesterol ko, it went normal na. Oh, di ba? Grabe, no? So, nag-normalize na siya. Although, kahit normal po siya, I'm continuously taking this one, no? Yung fish oil. Kasi, kumbaga, aside from it lowers down your cholesterol, no? Ang pinakamaganda rin po niya nagagawa, it enhances your memory. Kasi nga po, ako po, I have already 3 kids. So, I had my 3 cesarean sections, no? Kaya parang sobrang nagiging makakalimutin na rin po talaga ako. Alam mo yung ganun? Kaya, kumbaga, nung nag-take po ako kasi ng fish oil simula po noon, grabe po, no, naging sharp uli ako, no, lalo na po, di ba, syempre, naging speaker din po ako ng company sa Unified, sa atin po, no, so talaga kailangan medyo sharp ka niyan kapag ka nagdi-discuss ka, di ba, so kaya po napakalaking tulong po talaga ng fish oil, no, sa akin, to enhance my memory po, no, and aside from that, no, sa totoo lang po, ang fish oil po kasi is a good anti-inflammatory, no? Na kung saan, napapanahon din po siya, i-share ko lang po, no? Napapanahon din po siya sa ating pong tinatawag na sakit ngayon, which is yung kumakalat po na COVID, no? Bakit? Ms. Rea, meron ba relationship? Anong-ano niyan? Anong effect niyan, di ba?
So actually, this omega 3, 6, and 9, since po ano siya, nag-regulate siya ng BP, parang somewhat like, aside from dinidecrease yung cholesterol, so it's somewhat like, ano din siya, kumbaga blood thinner, parang ganun yung effect, na kung saan, di ba, usually po kasi, based on research na ngayon, yung mga ikinamamatay po daw po talaga ng mga COVID patient is not just the bacteria, the virus itself, no? But the reaction of the body and the inflammation of the lungs na kung saan talaga hirap silang huminga, di ba? So in that case po, no, po pwede po talagang makatulong po, no? It helps, it will really help, no? Kung tayo po ay nagtitake po ng fish oil. So for a regular siguro person na wala po tulad ko pong walang mataas na BP, walang mataas na cholesterol, pwede po kayo mag-take nito at least one cap gel per day. And I suggest, since medyo ano po kasi siya eh, no, medyo nakakaantok ng konti, I suggest po na let's not take it po in the morning or yung tipo mga, lalo na po yung mga ang work po nila, mga drivers, di ba ganyan. So, yun po, sobrang naging malaking tulong po talaga sa akin ng fish oil, guys, no. And lastly po, since ang topic po natin ay cancer, no, isi-share ko lang, grabe, ang barley po, sobrang, okay, potent, no, anti-cancer and antioxidant po, no. So, ito pong barley na to, actually, no, hindi naman po siya sasabi mo talagang treatment, no, but it prevents, no, development of mga tumors, mga cancer cells or activation ng mga cancer cells natin. Kasi nga, 'di ba, lahat po ng tao, we have cancer cells, 'di ba? But syempre, depende 'yon kung activated 'yon sa iyo, 'di ba? Paano ma-activate? Definitely pagka medyo na-expose ka sa mga nakaka-cancer na mga substances or agents. Kaya po for us, no, to prevent those things, tulad nga po ng diniscuss po ni Dr. Pagatpatan, since prevention is better than cure, no, and health I think is wealth. I believe that, no. So we really have to at least drink one sachet of this one. Yung ating pong barley, no. Grabe, very 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 potent and very effective, no. Kumbaga antioxidant that can prevent development of cancer. Ayan. Actually, guys, alam niyo, just recently, no, medyo talagang kasi since nurse ako, ako po yung parang takbuhan ng family kapag medyo kinakabahan sila, may mga symptoms sa masakit ang lalamunan nila, may mga symptoms ng inuubos sila, sabi nila, naku, baka mamaya meron na kami, positive na kami sa ano, sa COVID, di ba? So, just recently po, kwento ko lang, no, kasi one of my, kumbaga, sa family po namin, no, yung boy namin, actually yung boy lang naman po namin, is contracted yung tinatawag po na COVID, no. Naging positive po siya, kaya po yung father ko, sobra talagang naging paranoid siya talaga, na the whole family talagang pina-check niya po kami for the swab test, no, the rapid test, doble-doble pa po, no. And sabi ko, sige, para just to, ano din, to prevent, no, uminom tayo lahat, no, 3 times a day, pinainom ko po talaga sila nitong ating turmeric and together with barley. Grabe po, talaga. So, kasi yung iba po sa amin, nakakaranas na rin ng masakit ang lalamunan, alam mo yung ganon. Although, masakit lang naman yung lalamunan, no, sabi ko, para at least, no, kasi this turmeric po kasi, or it has ginger, eh, di ba? Luyang dilaw po kasi talaga siya. So, kumbaga, may anti-inflammatory effect po siya na po pwede po habang iniinom mo siya with the warm water, no, kung ang virus ay nandito pa lang sa upper respiratory tract natin, at least, di ba, talagang na-flush out niya na, at saka na ano po niya, nalalabanan niya po, no, bago pa siya totally dumiretso sa ating baga. So, guys, grabe, ang good news, kahit po yun ay positive, don't worry, no, ako po ay negative, no, so, nag-quarantine naman din po ako, and not only that, lahat po sa family namin except that one po is negative. Dahil nga po, lahat po sila talaga pinatake ko po nito. So, yun lang po guys, ang masishare ko. Hopefully po, no, medyo talagang nakapag-share po ako ng napakalaking, napakagandang information po that happens to my health, no, and hopefully everyone is healthy, everyone is safe, no, and with that, good morning po. Thank you so much. All right.
Ay, grabe. Thank you very much sa ating mga PDE Circle, ang ating mga health experts. Grabe, yes. Ang dami nilang na-share. No, ang dami ko natutunan sa kanila, Sir Eric. And maraming maraming salamat kay Dr. Lynette Pagatpatan, yes. Di ba? Kina yes. Ma'am Carol, kina Thank you, Ma'am Rea, Ma'am Lai, Miss yes. Junie, di ba? Yes, si Ma'am Merly, si Ma'am Madonna. Yeah. Sino pa ba yung iba? Baka si Ma'am Carol, nabanggit naman natin. Syempre. Ayan. And so, of course, si Ma'am Rea Bautista. No? Yes. So, napakadami natin mga share ngayon. And ulitin po natin, ah, sa mga member natin, nagtatanong kung paano sila makapag-order, pwede po kayo dito mag-comment. No? Lagay nyo yung name nyo, address, then telephone number para makontak namin to confirm your orders. And pwede po naman diretso na doon sa ating page, sa Acaiberry page natin at yun sa ating absorbency. Ayan, actually, Sir Eric, no, maraming nagsasabi na hindi pa daw nasasagot o natitake yung orders nila maraming until nakapila. Now. Pasensya na po kasi queuing po yung ating taking of orders. Pero lahat naman po na pasok po sa ating promo today. Yan, so huwag po kayong mag-alala. Meron po magtitake ng orders ninyo at yan po ay madideliver po sa inyo. Yes. Okay? So ulitin natin yung buy one, take one natin for today. Yung acai berry, yun natin absorbent C. Grabe, actually may nabasa po ako dito, no? Sabi niya is bibili po ako, po-order po ako ng dalawang set ng acai berry. Wow. Ito namang sayang, ano, nag-message sa akin. Grabe, kasi meron tayo yung highest ano? Highest purchase of the day. 10,000 minimum. Yes. Sabi niya, grabe kahapon daw yung pinurchase niya worth 10,000. Naku, sayang! Sabi niya, sayang. Pero sa sobrang sama ng loob niya, nag-purchase sa uli ngayon. Wow! Ng limang set ng absorbency. Para mawala yung sama ng loob niya, bumili na lang siya uli ng 5 sets of absorbency. Ayan, so grabe. Maximize mo ha. So, message po kayo sa Acai Berry page natin or absorbency page ng ating Unified Product Services. Official pages po natin yan. Matitake po namin yung orders ninyo. Huwag po kayong mag-alala. And actually, meron din nag-order, nag-comment. Siguro hindi niya makita yung page natin. Sabi ni Ma'am Elma, Andena Nieva, yan, pa-order ako ng 2 sets ng acai berry. Yan. Noted so, po yan, ma'am. Excited. Okay? Meron nga sa akin nag-message eh. Siguraduhin mo lang, sir, ha, na buy one, take one yan. Kasi pag hindi yan, hindi ko kunin yan. Sabi ko, grabe. Talagang sure po yan. Buy one, take one, makakarating sa inyo via GoCab. Ayan, kung meron po nag-purchase kahapon ng worth 10,000 na products, ang sabi naman po ni, shout out po sa ating leader, Ma'am Marisa Gastador. Ayan, grabe, sabi niya, ma'am, nag-purchase po ako more than 10,000. Ngayon, sana ako po ang manalo. Ngayon, okay. Boyon, grabe. Yes. Okay. Sana manalo ka po, pero i-double check. Kasi baka meron mga nag-purchase more than 10,000 mga 30,000. Tama. So, Ma'am Marisa, hold lang po kayo kasi we have to confirm kung kayo po talaga ang pinaka-highest purchaser of the days of Visayas. Yes. And be ready also sa Mindanao, ha? Kung sino po yung highest purchase po natin of the day. Yan, meron po kayong additional 5,000 worth of products. Sir Ruel, natanggap nyo na po yung load. Paki ano na lang dyan, paki message na lang, pero nasend na po namin yung load sa inyo. Yes, actually, okay? Nag-message po siya. Ah. Sabi niya, ma'am, thank you. Oh, yun! Yan. Pa-shout out Team Synergy po ako. Alright. Yan, so congratulations, Ruel and family. Grabe. At meron pa tayong isa, si Tessie Flores Kong. So, paki-DM na lang po yung number nyo para maloadan din po namin kayo ngayon. Yan, syempre, okay? We have to select another winner our raffle. Yes, ayan, meron pa po tayong natitirang 3. So, sunod-sunod na po natin para may loadan din natin sila ngayon, may habon natin. Pwede pa umabon, mag-share yes. pa. Pwede pa i-habon. Pwede pa, sige. I-share po ang live feed na to. Ayan, para po, syempre, sa susunod na pagkikita natin sa PDE Summit, mas maraming shares po dapat. Yes. Dahil, grabe, ang i-ready po namin, ipiprepare namin na topic po para sa inyo. Okay, so, ibola na natin. Ito po, ang pangatlong mananalo na 100 pesos ses load. Walang iba, kundi si... Jaren! Sino ba yan? Si... Glycinate Manalo. Uy, talagang panalo talaga siya. Congratulations, Ma'am Glycinate Manalo. Paki-PM lang ito po. Ito yung taong hindi matatalo eh. Laging panalo eh. Mananalo. Okay, manalo. Congratulations, Ma'am Glycinate. Paki-DM lang po yung number. Yes. Para maloda namin. Next po, pang-apat natin. Meron pa tayong dalawa. So, ang ating fourth winner. Yan. Iikot na po ang ating roleta. Okay, ang pang-apat po na manalo ng load ay si... Da-da-da-da-da. Wala iba kundi si
sa Len GC. Yeah! Ay, 1,000 daw po sa akin. A Kadarlin Aurelio. Wow, congratulations, Ma'am Kadarlin Aurelio, no, for your syempre unang-una dahil nag-share ka. Congratulations. Na-share mo itong ating live feed sa ating kalusugan, no, mm-hmm. PDE Summit, at syempre sa iyong 100 peso loan. Grabe. So hindi importante yung ano, yung 100 peso yung na-share yung mga kilala natin. Sorry. Na posible na nangangailangan ng ating mga produkto. Yung panglima. Paki. Excited na, oh. Mga nag-shoutout. Okay, yung panglima natin ay si... O yun, sabi ko na, tatama to eh. Maaga to eh. Early. Early Sabdao. Wow, congratulations, Ma'am. Early Sabdao. Okay. Dahil nag-share ka ng ating live feed today, no, nakashare ka ng information about kalusugan, and at the same time, nanalo ka ng 100 peso loan. Okay, so abangan po every ano yung PDE natin. Aside dito sa ating PDE Summit, regular natin na PDE, abangan nyo po yung ating mga... Yes, every Tuesday and Thursday, ang our PDE, and of course, our new segment in URTV. Huwag pong kakalimutan, ang dami, ang gagandang products na naka-line up today sa ating U-Shopping. So, all lagi right. Po nyo yan, pakaabangan. And sa mga po aspiring na gusto din po na matuto ng yung sa PDE, pwede po kayo mag-send sa amin ng yung demo video, and pag payo po naging qualify, pwede po kayo maging official PDE speaker po. Alright. So grabe. So siguro it's time, Sir Eric, mm-hmm. para syempre kamustahin naman natin yung ating nakasama today sa ating PDE Summit, mm-hmm. na sobrang dami po nilang shinare sa atin na mga information and yes. knowledge about health. No? I-welcome naman natin syempre yung ating mga PDE Circle. Unified Wellness Circle. Ayan, hello po. Grabe, thank you very much, no. Ulitin ko, Dr. Lynette Pagatpatan, for that wonderful presentation, no, about cancer. Ang dami po din naming natutunan, yep. no? Kaya grabe, sulit po talaga yung mga nag-share today dahil dun pa lang po sa knowledge na kung paano natin palakasin yung ating 'di ba, yung immune system and kalusugan, 'di ba, para maiwasan ang cancer na prevalent ngayon, na one of, 'di ba, reasons ng mortality sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas. Ayan, so andiyan na ba ang ating mga ka-unified? Ayan. Yun. Ang ating mga ka-PDE Circle. Kaway-kaway naman po tayo dyan. Kaway-kaway naman po. Bakit po tayo ay mag-live video, ma'am? Up. Yan, yeah. Parang yeah. Ang kagandahan. Ilike na po natin. Wow! Thank you very much, Dr. Lynette Pagatpatan. Wala na po yata po yung presentation kasi sobrang muna po yung presentation. Grabe po na ako pa napakaganda ng presentation. Ako sa And consistent top earners. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating in-house doctor, Dr. Lynette Pagatpatan, and our PDE Wellness Circle. So, kamay okay. naman po! Hello po, ating mga ka-unified circle. Okay. To wrap up, Sir Eric? Yes. Kanina po, gusto lang namin pasalamatan po lahat ng mga nanood, nag-tune in po sa atin dito sa ating summit. Maraming salamat po sa inyo lahat mula sa aming puso. Lahat na matagalusoon, Visayas, Mindanao, at saan ka man dako ng mundo na inaabot ng signal namin, maraming salamat po. At paalalahanin lang po, huwag tayong pagkampante kasi yung virus nandyan pa. Ugaliin po natin na palusugin ang ating mga katawan, at sabi nga niyan, huwag lang maghugas ng kamay, maligo din tayo. And of course, syempre yung ating tagline na prevention is better than cure. Dito sa Unified, wealthy ka na, healthy ka pa! Thank you!